Bago tayo magsimula mga ka-crewmates, mayroon tayong ibang mga manhwa Tagalog recap at pwede mo itong makita sa aking YouTube channel. Gumawa din ako ng playlist para mas madali mo mahanap ang mga naunang chapter nito. Like, share, and subscribe guys. Libre lang ang mga yan guys, mas lalo akong gaganahan gumawa at mag-post. Maraming salamat sa lahat ng nag-aabang, nanonood at sumusuporta. Shoutout sa inyo guys, maraming salamat. Comment lang kayo guys sa mga gustong ma-shoutout sa susunod natin na video. Okay guys, simulan na natin. Ang nakaraan. Dumating na si Sung Jin-woo sa scene. Napansin niya na ang mga ranks nila ay mababa. Ang tank ay hindi kakayanin ang damage at baka ikasira pa ito ng laban. Ang mga healers naman ay may dalawang D-rank at isang D-rank na si Juhi. Hindi niya mapigil ang ma-space out. Nag-heal na ulit si Juhi, ngunit naalala pa rin ang kanyang trauma sa nakaraan laban niya. Sa susunod na panel, pumunta siya sa isang construction site. Nakilala niya si Huang Dong-suk. May mga nakakilala rin sa kanya dahil sa nickname niya na World's Weakest Hunter. Isang C-rank gate ang kanilang papasukan, at magiging mahirap para kay Sung Jin-woo lumaban. Pero babayaran pa rin siya ng 2 million won dahil sa member count. Meron 5 C-rank hunters at 4 na mababa sa D-rank. Ilang saglit lang, nakilala niya si Yoo Jin-ho na isang D-rank hunter. Napaisip si Huang Dong-suk kung merong territorial monsters na mas malakas na kagaya ng boss. May napansin naman si Sung Jin-woo kay Huang Dong-suk. Pinagsabihan niya agad si Yoo Jin-ho tungkol sa kanyang mamahaling sword at shield. Hindi pa siya sigurado sa kanyang sense, pero kinakailangan niya mag-ingat. At ano itong masamang nararamdaman niya? At dito nagtapos ang pang-anim na parte. Magsisimula ang pang-pitong parte sa pagpapaliwanag sa dungeon na kanilang pinasukan. May ibang pagkakataon naman na ilang linggo para malaman ang interior ng dungeon, or aabutin sila ng ilang oras bago makarating sa boss room. At ang dungeon na iyon ay isang maze, kaya wala masyadong labanan pero matatagalan silang maglibot. Sabi naman ni Sung Jin-woo na isang bag carrier lang naman siya, at hindi niya kailangang sumama sa mga labanan. Akala niya magandang deal ang makakuha ng pera na hindi naman lumalaban. Ilang saglit lang, may warning na lumabas na nagsasabing beware of lizards. Hindi niya alam bakit ito lumitaw, pero isa lang ang sigurado siya, ang kanyang mga masamang hinala ay hindi kailanman mali. Habang naglalakad sila, napansin ni Huang Dong-suk na wala pa silang nahahanap ng monster, at meron lamang ay mga corpses. Napaisip siya kung may boss ba, dahil kung wala, hindi naman magbubukas ang gate. Inilawan naman ni Gyo-wan ang isang lugar. Nagulat sila dahil ito na pala ay isang boss room. Habang pinapasok nila ang boss room, nakakita sila ng jackpot, at ito ay maraming mana crystals na. Ang worth ng mga ito ay mababa pa sa mga nakukuha nila na crystals sa monsters dahil sa mababang energy nito. Ngunit kung ganito karami, mas mataas ang price ng mga ito kaysa sa magic crystals. Ito ay maaaring umabot ng 10 million won. Ilang saglit lang, hiniram muna ni Yoo Jin-ho ang signed contract ni Sung Jin-woo. Itinanong niya agad ang kanilang kasamahan tungkol sa contract ni Sung Jin-woo. Walang nakalagay tungkol sa hatian maliban sa magic crystals galing sa monsters. Hindi maintindihan ni Yoo Jin-ho ang nangyayari dahil sa hatian sa mana crystals na nakita nila. Sinabi naman agad ni Huang Dong-suk na paghahatian nila itong lahat. Ngunti may kailangan muna silang asikasuhin bago pa iyon. May malaking spider silang nakita sa itaas at ito ay ang dungeon boss. Dahil dito, naisip ni Huang Dong-suk na hukayin at ilabas muna ang mga mana crystals bago patayin ang boss. Dahil mukhang natutulog naman ang boss, ito na ang pagkakataon nila para kunin ang mga crystals. Tinanong niya si Chulbin kung nadala niya ba ang equipment. Ngunit hindi naman daw niya in-expect na may mana crystals sa C-rank dungeon, kaya naiwan niya ang mining gear sa kotse. Dahil dito,
Sinabihan ni Huang Dong-suk sina Sang Jin-woo at Yoo Jin-ho na bantayan muna nila ang lugar, habang sila naman ay babalik sa labas para kunin ang equipment na kailangan. Hindi makapaniwala si Yoo Jin-ho na may iwan silang dalawa sa boss room. Sinabi naman ni Huang Dong-suk na hindi naman ito aatake hanggat walang nakakapasok sa territory nito. Mukhang tulog naman ito dahil maraming nakain, kaya magiging okay din ang lahat basta hindi ito maistorbo. First raid ni Yoo Jin-ho ito, at first time naman ni Sung Jin-woo sa C-rank dungeon, kaya pagkatiwalaan lang daw ang mga sinasabi ni Huang Dong-suk. Umalis na sila, at hindi rin nagtagal, sinabihan ni Huang Dong-suk si Gyu-hwan na harangan ang entrance ng boss room. Nagulat si Yoo Jin-ho, at si Sung Jin-woo naman ay hindi na nagulat pa dahil naisip niya ang warning na lumitaw kanina, at sila pala yung tinutukoy na lizards. Sa susunod na panel, naalala ni Sung Jin-woo ang nakaraan. Sinabihan siya tungkol sa mga tao na lizard type ang ugali. Ang mga accident sa loob ng dungeon ay normal. Kahit na may crime na naganap, mahirap itong patunayan dahil naman CCTV sa loob ng dungeon, kaya walang makakapigil sa mga gustong gawin ng mga hunters. Kung mahina ka, mabilis ka lang itaboy ng mga kasamahan mo. Pero kung malakas ka, gagamitin ng mga tao ang kakayahan mo. At kung ikaw naman ay walang silbi, katulad ng lizard, iniiwan na ang tail nito para makalayo na. Bumalik na ulit sa present, at hindi malaman ni Yoo Jin-ho ang gagawin nila. Naisip niya na sinusubukan nila Huang Dong-suk na patayin silang dalawa dahil lang sa mana crystals. Sinabi naman ni Song Jin-woo na hindi niya naman mapigilan ang ginawa nila dahil natrap na sila una pa lang. At kung may gawin man sila, mga handa silang patayin silang dalawa. Ibinaba ni Song Jin-woo ang bag, at naisip ang C-rank light magician na si Gyu-hwan dahil hinarang niya ng mabuti ang entrance. Ngunit hindi ito ang malaking problema, kundi ang spider na nagising dahil sa pagsabog. Sa susunod na panel, nakalabas na sila Huang Dong-suk sa gate. Sinabi naman niya na kung nilabanan nila ang dalawa at nagising ang spider, hindi nila mahuhukay at may lalabas ang mga mana crystals. Naisip niya rin na imposibleng mapatay ng world's weakest A-rank hunter at D-rank hunter na walang raid experience ang dungeon boss kahit anong gawin pa nila. Sinabi niya rin na pagtapos na makain ng spider ang dalawa at nakatulog na ito, tsaka sila babalik at kunin ang mga mana crystals. Kung hindi naman gumana ang plano, kukunin na lang nila ang mga gamit ni Yoo Jin-ho dahil naghahalaga naman ito ng million won. Titignan niya kung saang pamilya si Yoo Jin-ho galing para maasikaso nila ang kanyang libing. Sinabi naman ni Gyu-hwan na dahil sa haring na ginawa niya, galit na ang boss ngayon. Tinanong naman siya ni Huang Dong-suk kung may confidence ba si Gyu-hwan para mapatay niya ang monster nang siya lang mag-isa. At imposible raw ito dahil boss ay boss. Kahit anong mangyari, ang dalawang low-rank hunters ay hindi na makakalabas ng buhay. Makikita naman natin ngayon sila Yoo Jin-ho at Sung Jin-woo na hinaharap ang dungeon boss. Nag-isip naman si Sung Jin-woo na marami itong mata nakakatakot na bunganga. Malaki ito, at may mahabang mga paa. Ibang level din ang strength nito, ngunit naalala niya bigla ang nakaraang laban niya. Sinabihan niya agad si Yoo Jin-ho na manatili lang, dahil siya na ang baalang patayin ito. Natatakot naman si Yoo Jin-ho para sa gagawin ni Sung Jin-woo. Kung papatayin niya ang isang C-rank boss na siya lang mag-isa, imposible ito maliban na lang kung elite siya sa B or C-rank. Sumang-ayon naman si Sung Jin-woo sa sinabi ni Yoo Jin-ho, dahil kahit pagkatapos niya mag-awaken, mahina pa rin siya. Ngunit nagtataka siya kung bakit wala siyang pressure na nararamdaman. Kapag ikukumpara ang ahas sa instant dungeon at ang mob ato na boss, ito ay hindi kapani-pani walang malakas. Ibig sabihin din nito na naging malakas na si Sung Jin-woo para hindi ma-intimidate sa itsura ng C-rank boss. Sinugod na sila ng spider, at nilabanan na rin ni Sung Jin-woo. Gumana ang kanyang atake sa tulong ng weapon na gamit niya. At dahil dito, kaya hunter ang tawag,
Dahil ang tunay na hunt ay nangyayari na ngayon, naglaban ulit sila ng Spider. At hindi naman makapaniwala si Eugene-ho sa kanyang nakikita. Dahil hindi niya maisip na magagawa ng isang E-rank hunter ito. Makikita pa rin natin na naglalaban pa rin ang Spider at si Sung-jin-woo. Napansin niya na makapal ang balat nito, at kung gusto niya masira ito gamit ang dagger, kailangan niyang isaksak ito ng malalim. Wala itong blind spots, walo ang paa, at madali itong masuntok ang sahig o mga bato. Kada atake nito ay nakakatakot, at makakaabot ng ilang oras pa para makalapit dito. Hindi pa rin makapaniwala si Eugene-ho dahil isang E-rank hunter si Sung-jin-woo, pero ang kanyang galawan ay hindi pang E-rank. At naisip niya kung false ranker ba si Sung-jin-woo. Sa mga hunters, may mga nakaka-control sa presence ng kanilang magical power, at pwede rin nila babaan ang rank nila sa evaluation kung gugustuhin nila. Ngunit ang mga hunters na tinatago ang presence ng kanilang power sa kadahilanan na para makakuha ng lower rank, ay tinatawag na false rankers. Ang problema lang sa mga false rankers ay kadalasan mga psychopaths na pumapatay at ginagawa nila itong hobby. Nilalaban pa rin ni Sung-jin-woo ang Spider. Napaisip siya kung ilang oras niya na ba nilalabanan ang boss, at ito ay around 10 minutes na. Ang kanyang stamina ay nawawala na, at hindi pa sapat ang damage na naibibigay niya. Ang kanyang fat IQ ay 57, at kapag mataas ang fatigue, mababa ang speed na meron siya, at dahil dito, hindi na siya makakatagal pa. Isa lang ang paraan para manalo, at ito ay ang gamitin ang special ability ng dagger niya. Naisip niya na ang weakest point sa ulo ay ang mga mata. Ngunit hindi rin nagtagal, naglabas ng acid ang Spider. Mauubos na ang oras niya kung patuloy itong gagawin ni Spider. Kailangan niya ng kumilos ng mabilis para makalapit siya sa Spider. Nag-activate ang kanyang sprint at nag-increase ang kanyang galaw ng 30%. Binilisan niya na ang pag-atake, at sinubukan gamitin ang paralysis effect, ngunit hindi ito gumana dahil masyadong mataas ang resistance ng Spider. Gusto na ni Sung-jin-woo matapos ang laban, ngunit hindi siya makakuha ng critical hit. Tumaas na ang fatigue niya sa 61, pero binigay na ni Sung-jin-woo ang lahat ng makakaya niya. Nakita ni Eugene-ho na mabilis si Sung-jin-woo, ngunit ang kanyang stamina ay mawawala na kung itutuloy niya pa ang laban. Napapagod na si Sung-jin-woo, ngunit hindi ito dahilan para tumigil siya. Sumugod pa rin siya, ngunit tumaas na sa 70 ang fatigue niya, at nataman siya bigla ng Spider. Malakas ang impact ng pagbagsak niya at aatakihin na dapat siya ng Spider. Ngunit naalala niya ang tungkol sa status recovery, at ginamit ito. Mabilis na siyang nakatakas at sinaksak ang mata ng Spider. Gumana na ang paralysis effect at bleed effect. Mababawasan na ang Spider ng 1% health kada isang segundo. Tuluyan ng pinatay ni Sung-jin-woo ang dungeon boss, at nag-level up siya ng nag-level up. Hindi pa rin makapaniwala si Eugene-ho na napabagsak ni Sung-jin-woo ang boss ng mag-isa. Kaya naiisip niya na false ranker talaga si Sung-jin-woo. Sa huling panel, bit-bit ni Eugene-ho ang bag na may mga equipment, at sir ang tawag niya kay Sung-jin-woo. Binigyan ni Eugene-ho ng tubig si Sung-jin-woo, at biglang naghukay ng mga mana crystals. Nagtaka naman si Sung-jin-woo, ngunit naisip niya rin na baka sa perspective ni Eugene-ho, siya ang savior ng kanyang buhay. Ilang saglit lang, sumabog at nawasak ang harang ng entrance. At nagbalik si Huang Dong-suk. At dito nagtapos ang pangpitong parte. Like, share, and subscribe para updated kayo sa mga susunod na chapter ng Solo Leveling. Salamat!